Hello po mga katambay, si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, pag-usapan po natin, komentuhan po natin ang ating mahal na presidente na si Bongbong Marcos Jr. at ang First Lady na si Lisa Marcos. Pinasili po sa atin at pinakita po sa kanila pong vlog ang kanila pong napakagandang at nakakainggit na dinner date. Pinakita po sa sambayan ng Pilipino, sa sambayan ng Pilipinas kung paano po siyempre magmahalan ang ating Pangulo at ang First Lady at kung paano sila mamuhay at kung paano ipalasap ni Mr. President ang kanyang pagmamahal sa First Lady. You know, siyempre po sa mga masasarap na, you know, hapunan na kailangan nilang pagsaluhan sa kanilang pagmamahalan. Panoorin po natin ang date ng ating Pangulo. Painggan po natin at komentuhan po natin ang nakakainggit. Sana all! From Kopjal, how do you balance time with your wife and your being president and do you still date? Well, mahirap talaga yung balancing dahil work takes up so much of our time. Buwani lang naman ako, pati si Lisa, marami talagang ginagawa. So, we try to find, you know, 5 minutes here, 20 minutes there, we keep together maybe. But whatever the schedule allows, we take full advantage of it. Oh, ang kasunod na tanong, do you still date? I'll let you answer that. Why don't you answer that? Yeah, we have date night every Wednesday. Hmm. Which is a restaurant to eat in. If he's busy, then he cooks, right? At home. But mostly we eat out and we try to talk about funny things to lessen the stress. Yan po mga katambay, nakakainggit naman, napakasarap at pampatanggal ng stress. Diba? Kwentuhan ng funny things every Wednesday. Yun ang kanilang date. Yun ang kanilang date ng ating Pangulo at ng ating mahal na First Lady, Lisa Marcos. Napakaswerte po ninyo, Ma'am First Lady. At napaka ano po gentleman at mapagmahal na presidente ang inyong asawa. Nakakainggit po si Kamanong po ay naiinggit at sinasabi nga ni Kamanong sana all. Sana all po lahat po sana mga Pilipino nararanasan din po sana ang nararanasan ninyo mahal na First Lady na lahat po sana kami pwede pong you know i-date ang aming mga mahal sa buhay na katulad ng ginagawa ng ating Pangulo na every Wednesday pwede po kaming kumain sa labas ng pwede po kaming you know mag-usap ng mga masasayang bagay, di ba? Alam po sa totoong buhay po hindi po namin magagawa lahat ng Pilipino, kami po mga Pilipino ang nagagawa po ng presidente. Masaya na rin po kami para sa inyo. Pero kami po, mga kababayan po ninyo, medyo nalulungkot po. Dahil naiinggit po kami sa nangyayari po sa First Family. You know, na-appreciate po nila ang pang-araw-araw na buhay na dumadaan po sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon na masaya po ang ating Pangulo at ganun din ang ating First Lady. Sa kabila na tayong mahihirap, ni bigas, hindi natin ma-appreciate kung makakabili tayo ng mas maraming bigas dahil po napakamahal po ng bigas. At ang ating Pangulo, nangarap din na maipababa ito. Kaya nga lang po, hanggang pangarap na lang. At hindi nga natin magawang makapagsaing ng halos linggo-linggo. Dahil misan,
hindi na bigas ang ating kinakain, di ba? Ang ginagawa ng iba dahil mahal ang bigas, mais. Mais na lang po ang ginagawa po nila dahil sa mahal ng bigas, mas mura-mura ang mais. Yan po ang ginagawang alternative ng ating ibang mga kababayan sa sobrang mahal ng bigas. Pero sa kabila nun, ang ating Pangulo at ang ating First Lady, pag nai-stress at sobra sa trabaho, nakapag-i-enjoy, nakapaglalabas ng stress sa mga fancy restaurant na talagang sila lang ang po pwedeng kumain doon. Dahil doon hindi natin kayang bayaran ang mga presyo ng pagkain doon, mga katambay. Nakakainggit lang po, di ba? Dahil ikaw isang leader ka ng bansa, di ba? Parang kay Kamanong, you know, makita mo isang presidente na alam naman natin maluho ang pamumuhay nila dahil sila ay mayayaman, di ba? Both po sila side by side, the first lady, the president. Parehas po talagang mga mayayaman na ng ipinanganak. Kaya yun po talagang makikita natin sa kanilang pamumuhay. Talagang mga tinatawag nga sinasa world class. Yung sinasabi nga ni Mr. President na gusto niya maging world class ang Pilipinas. Kaya siguro pagdating din sa mga pagkain, pangarap din ni Mr. President na maging world class din ang pagkain ng mga Pilipino. Kaya pinakikita na sa atin ni Mr. President sa kanilang ni Madam First Lady ang kung paano kumain ng world class. Di ba? Yun lang po yun ang tingin ni Kamanong. Dinadaan na lang po sa tawa ni Kamanong kasi naiinggit po si Kamanong dahil napakamahal na restaurant, masasarap na pagkain siya dahil mga kilalang chef ang nagluluto ron. Di ba? Kahit po sa bahay ng Pangulo ngayon sa Malacanang, check na masasarap magluto ang mga chef doon. Yung pinaka the best syempre ang nahandon, di ba? Kaya po naiinggit si Kamanong sa Pangulo at sa First Lady. Kung dapat po itinago niyo na lang Mr. President, hindi niyo na sana ipinalabas para hindi nainggit si Kamanong. Dahil si Kamanong inggit na inggit. Sana po hindi niyo na pinalabas. Di ba? Ay nako. Sana po Mr. President, muli po, sinasabi ko, tutukan niyo po sana ang bigas, kahit bigas lang po. Napaka-importante po sa amin yun. Kahit po kami hindi na kumain ng masasarap na steak at mamahaling restaurant, ibabahan niyo lang po sana. Pagtulong-tulungan niyo po sana ng inyong gabinete at ng pondo ng bayan na maibaba po man lang sana kahit bigas lang po, Mr. President. Kahit hindi na po kami makisama sa mga date niyo po ni First Lady, pababain lang po bigas. Sulit na po sa amin yun. Kahit bigas lang po. Yun lang po mga katambay. Pinakita po ni Mr. President at ni First Lady ang kanilang mga, you know, date at weekly, every week na dinner date. Pampatanggal na stress at ang kanilang kwentuhan ng mga funny things, you know, para relaxing. At sana danasin din natin yun sa pangarap. Sa pangarap po, dadanasin natin lahat na Pilipino ang nangyayari po linggo-linggo, araw-araw sa presidente at sa first lady. At least binigyan tayo ng presidente, binigyan tayo ng idea kung paano mangarap ng napakaganda. Di ba? Pangarap. Para lang pong bigas yan. Pangangarap tayo. Dinaan lang po sa tawa ni Kamanong dahil naiinggit si Kamanong. Muli po mga katambay, paalam po at muli po mahalin natin ang ating bansa kahit naiinggit si Kamanong, ipaglaban natin, tis-tis lang, dadanasin din natin ang dinadanas ni First Lady sa ni Pangulong Marcos. Paalam, bye-bye!